programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Webes, alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Federal Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renaline May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcare Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polieros Botox, Mice Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mice Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folieros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Samiria Luyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30s Restaurant, Biyata Beach Sanctuary. Alright, sa magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito po sa tatlong distrito ng siyudad ng Sorsogon, sa East, West and Bacon District at sa buong lalawigan ng probinsya ng Sorsogon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jojo Lascano po, ang inyong kagapay sa umaga. Yes, and syempre isang mapagpalang Webes sa ating lahat. And today is August 15. Adlaw nga ng Webes. And syempre partner, madali na naman mahiling ta ano, sa mga ang mga kanta, madadangog ta. Ilang days lang na naman, if after 15 days. Ano po? Four months na. Yes, opo, partner. Lilitaw na naman si Jose Marichan. Wow. And sa gapos po, ano, na yung sesay ng mga harong, sabayan niyo po kami ng isang oras, digdi lamang sa programang Kaagapay sa Umaga. Ano, partner, kahapon, partner, napunta tayo sa Provincial Gymnasium para mag-attend ng ano, ng ginawang 4Ls o Lady Legislators League, yes, ano, okay, na ginawa diyan sa pangunguna syempre of course ng kanilang presidente na dito po sa probinsya ng Sorsogon na si Ms. Tess Gonzales, si Consihala Tess Gonzales. City Councilor Gonzales. Tess Gonzales. At syempre andon din po ang at sa tuyang mahigos, ano po, na makang probinsya ng Sorsogon, Governor Buboy At pinaunlakan nga ang panawagan ng kanyang mutiing anak, ano, na mapasaya ang mga bisita na andon. At syempre si Mrs. Gobernadora ko, ang ating panauhin. Yes, and presented din na nahiling taduman si Vice Mayor Robles, ang anak ni Ma'am Cheska Robles, Cheska of course. Robles. Ano? At syempre ang lahat ng membro ng council, partner, dito sa siyudad ng Sorsogon, ano, sa pangunguna po ni Vice Mayor Eric Juneda. Yes, at syempre pagpupugay sa lahat ng mga kababaihan ng legislator, ano, partner. Oo, binigyan sila ng ano kahapon, Nawagan na nga, partner, ang kanilang bisita na sana dumami pa ang mga leader, babae, dito sa buong lalawigan, yes, ng Sorsogon. Ano? Kaya medyo ang mga politikong lalaki na tumatakbo, medyo na ano na eh. Bakit ganun? Babae. Kaya huwag niyong ismulin. Huwag niyong mamaliitin ang kakayahan ng mga babae. Kaya kahapon, parang pakirandong ko kahapon, babae na rin ako. Oo, binabae. Ayan, ha? Good morning sa ating
kumparing Boris Baranyo, ha? Sa kasalukuyang napapanood tayo ng live, partner. Ayan. Thank you and ingat always kay amigang Boris. At sa ating idolo dyan sa Barangay Pamorayan, no? Si Barangay Captain Arlis Hanaban. Magandang umaga po dyan po sa Barangay Pamorayan kay Manay, kay Kagawad Manay Salve Lascano, no? Na binigyan din ng pagkakataon na manungkulan bilang isang kagawad dyan po sa Pamorayan. Good morning po sa inyong lahat dyan at sa bilog na konseho po ng Barangay Pamorayan. Yes. And syempre good morning sa Misola family dyan sa Barangay Pamorayan. Mm-hmm. And kay Mama Alice, good morning. Mm-hmm. Yan. And syempre dyan sa distrito kang Bacon, good morning sa Gabos. Ano po, lalo na kay Miss Glynn, si Evangelista dyan sa San Roque, Bacon. And of course, dyan sa Buena Vista, Bacon District, sa Disoyo family and sa Dilyosa family. At ang kaagapay sa umaga, partner, ay atin po sa inyo ni Vice Mayor of Kasiguran, Dennis Alfonso Escudero. Of course, Bukal Ramil Robles, Vice Governor Junjun Escudero. And of course, the one and the only, ano, Assistant Secretary ng DSWD, Attorney Cronimar Escudero III. Basta Escudero, pagdating sa serbisyo, sigurado. And syempre, wag mo po natin kalimutan ang mapagmahal asin may guson man, kongresoman, si Kong Det Escudero. Ayan, dyan sa segundo distrito, partner, and speaking of Escudero, ano, medyo nangangamoy na. Nangangamoy na ang politika. Ano? Maaga pa lang, makikita na natin kung sino-sino ang mga personalidad na nangangarap na maging kongresista. Ilang buwan na lang, partner. August, September, isang buwan na lang ang pagdating na October. October 1 to 8, partner. Yes, ano? Filing of candidacy na. So, naknakus der na tayo dyan. Ha? Abang-abangan na naman natin kung pero sino dito sa atin ang mga personalidad na tatakbo. Dito sa atin sa Sorsogon, ano? Medyo hindi pa natin, ha? Alam kung sino-sino. Kakunti pa lang ang partner, dumilita. Sa mga taas pa, sa taas ng ano, partner, sa mga ulo ng mga tumatakbo ngayon dito sa lungsod ng Sorsogon, partner, eh wala naman yata mga kalaban. Of course, Mayor Esther Amor, the same, Mayor, Vice Mayor Eric Juneda, siyempre, ano, yung ibang konsyal natin dito po sa tatlong distrito, tiyak yan, magkakaroon ng labanan dyan. Pero kakunti pa lang ang naririnig natin, partner, no? Lalo na dyan sa Bacon District. Parang si dati former City Councilor Larry Juneda pa lang ang ano natin, na naririnig natin dito naman sa West District. Ang bumabalik, ano po, si Sir Duana. Si Sir, former City Councilor Erwin Duana, of course. At sa mga nagtatanong po sa atin kung si Attorney Atanbalintong itatanggap takbo ng City Councilor. Board member, partner. Board member po, pero di natin alam kung may mga changes sa partner. Hindi pa kami nakikita ni Attorney Atan, ano po. Pero I'm pretty sure hindi siya tatakbo ng City Councilor. At syempre, hindi rin isinasantabi ni Sir Ian Rinobalyes yung plano pagtakbo bilang City Councilor dito sa siyudad ng Sorsogon. Ang umaayaw ay hindi nagwawagin. Alam niyo naman po, si Sir Ian talaga namang hindi umaatrasan sa laban na lalot pagsiservisyo ang panawagan sa kanya. At ito rin, sa tuwing idol, ano po, na takulon man po naghahapot, ano, si Barangay Captain Kang Pamurayan. Sana one of this day makausap natin si idol kung talaga yung mga naririnig natin, kasi kung tayo usap, puro lang alta, pabiro ang ano niya, hindi pa seryoso. Hindi, sa totoo lang, partner, ito, sa mga talagang gustong tumakbo ngayong eleksyon, dapat buo ang loob, ha? Magsabi na ng ano, ng plano nila, kasi habang ginagawa natin katawan ng tong ano, ginagawa natin biro yung kasi mga kasagutan, ano? Dito pa lang, unang-una pa lang, malalaman na natin kung sincere talaga siya sa paglilingkod, kung kung ano lang tayo, pinaglalaruan lang tayo, sisinungaling. Dito natin makikita sa unang araw pa lang, sisinungaling na kayo. Ngayon yes, pa lang, pakita na natin. At ang kaibigan natin, partner, sa Bacon District, nagpa-plano rin, inaantay lang niya yung timing. Kala ko, sasabi ka naman, tatay lang bas-bas. Si former, partner, ha? Former ABC. Ha? ABC Diaz. Ayan. Ayan. Good morning sa ating kaibigan dyan sa Barangay Santo Domingo. Good morning kay Tito Pido. Okay, Sir Pido na si former Liga President. And speaking of Santo Domingo, partner, medyo malalim na, malalaki na ang ugat, ano, na nangyayari dyan, masalimutan dyan sa Barangay Santo Domingo, Bitpinda
contradiction ngayong, ano. Ngayong taon, oh? Ngayong buwan na to, eh, masyadong ano, ano yung ano, controversial lang ang Bacon District. Yes, partner. Ano? Lalo na sa dating ng ano. Basta tatandaan nyo po dyan sa distrito ng Bacon, ha? Hanggat sila ang nasa poder, tandaan nyo, bawal ang illegal. Ha? Kaya kahit sino mang barangay captain ang maggumawa ng resolusyon na magpapatupad ng tupada, naku po, ha? Kunting ano naman, kunting ingat lang. Baka isa kayo sa mga sampulan din, ha? Na PD449, ha? Alam niyo na, po, ha? May nasampulan na po. Nasampulan na po, nakakalungkot na pangyayari. Nakakalungkot na parehas nating kaibigan. Oo, yung gano'n, ha? Ha? Diyan sa Santo Domingo, kay Barangay Captain na Willard Eli, partner. And of course, kay Kagawad, ha? Oh, kay Kagawad Kevin Juned, ha? Medyo naano naman tayo kasi mga kaibigan natin yung, yes, partner. Yes, oo. Kasi alam naman natin na yun lang naman talaga ang kanilang mga libangan. Kaya lang, partner. Oo. Ano? Sabi nga nila, no one is above the law. Yes. And syempre, good morning sa ating masugid na tagunod, si Ma'am Carmen De Llosa. And thank you, Ma'am Carmen, for always nagsosuporta sa aming mga programa. Matunon. At syempre, dyan din sa distrito ng Bacon, sa mga barangay captain po, wag naman po kayong magsasabi na nagiging legal ang isang illegal sa pamamagitan kailan ng paggawa ng resolusyon. Ano? Tulad po ng tupada, ha? Hindi yung legal ang tupada, ha? Illegal po yan ayon sa ating batas, ha? Sa panuntunan ng batas, illegal po. Kahit anong gawin yung resolusyon, pagdating sa tupada, ano pa rin po yan, illegal pa rin masasabi. Ano? At sa kasamang palado, ano? Sa mga gagawa ng resolusyon na gawing legal ang tupada, ay naku po, ingat-ingat po. Kasi kayo din ho ang mananagot niyan. Ha? Kaya nga sabi ko sa kanila, ano? Illegal is illegal, no one is above the law. And eto naman, partner, sa malahat ng mga taga-Sorsogon, meron po tayong good news. Mm-hmm. Opo, na, lalo na yung mga pupunta pa sa Legazpi para kumuha ng kanilang mga sinumar, birth certificate o ano pa mga kailangang problema sa kanilang mga birth certificate. Andito na po, nandito na po sa Sorsogon. Kukuha ba kayo ng PSA copy ng birth certificate, marriage contract certificate, mm-hmm, o sinumar? Di na po natin kailangan pumunta ng Legazpi dahil nagbukas na dito mismo sa Sorsogon City. Diyan lang po yan sa Gaisano Capital. Ano po? Ito ang panglimang CRS outlet sa Bicol, mm-hmm, na target na mapagsirbihan ang mga taga-Sorsogon. Ang tanong dyan, partner, ilang araw? Gaano katagal? Hindi, dito na. Kaya nga, gaano katagal makukuha? Mismo, nang pagpunta mo dyan. Ako, kami nga, partner, sa totoo lang, nakailang beses kami balik sa main, sa Legazpi. Buwan ang inabot bago ma-release po ang inihingi namin. Kung hindi naman. Tantanong ko nga dito, gaano kalakas ang satellite natin dito para sa ganyan? Gaano kahalaga, gaano katagal? At sino-sino magpaproseso niyan? Sila mismo. Lalo't ngayon, pasukan, kailangan. At ang dami na, kaya sobrang tuwa ng mga Sorsoganon kahapon. Kahapon sila nag-start mag-open ng alauna kasi, mm-hmm, nagkaroon muna ng misa para sa pagbubukas ng opisina ng PSA dito. Minsan, partner, anyayahan natin yung isang stop nila diyan sa kuhanan ng mga ganyan para kahit dito may lahat naman nila kung ano nga ba ang importansya ng pagkuha ng mga ganyan. Nang malalaman ng ating mga kababayan. Sige. Pwede natin anyayahan dito, mm-hmm, ang kanilang regional director na si Inger Cintia Perdez, mm-hmm, partner. Pwede natin sila anyayahan. Sana one of these day na makapanayam natin, mm-hmm, po sila para matanong natin regarding sa tinatanong ng aking partner na gaano ba? Gaano ba katagal? Gaano kahaba proseso? Partner, makukuha one day lang. Mm-hmm. Sana nga. Kasi may mga taga-Bulan or Gubat na pupunta dito, mm-hmm, na kukuha ng kanilang mga birth certificate or aayos ng mga problema. Right, sana huwag nang balik. Kasi ang inaisip natin dyan, partner, ang hirap mamasahe sa panahon na to. Ang hirap kasi ng pera. Kasi kahapon, sinabi nila na ang target nila na makapag-service sila dito sa Sorsogon is 200 gata isang araw. At ito na may sabi nga natin, sana yung mga sinabi nila na yung target nilang 200 na tao. Per day. Yes, per day. Opo. And maraming salamat. At sabi nga, isa rin tayo na
problema rin natin na pupunta pa ng Legazpi kung hindi naman or mag-online tayo, iabuti ng ilang weeks para ma-receive natin. Dating mo pa doon, partner, napakahaba ng pila. Napakahaba. Kailangan pumunta ka doon. Alas 4 pa lang maraming araw. Nakapila ka na. Sa totoo lang, partner, hindi mo madidetermine na pagdating mo doon, maikli yung pila, nasabihin nilang 200 lang. Pagdating mo doon, hindi, lalagpas at lalagpas sa 200 katao, partner. Hindi mo na talaga, ano kung... Kaswerte ka, makakakuha ka ng numbers. Kaya nga, ang ginagawa ng iilang na mas malayong lugar, alas 4 pa lang ng madaling araw, bibiyahin na para pagdating doon, kakunti na at bibili na lang makakain hanggang sa lunch, bit-bit na nila para pagpila. Na-experience ko yung partner, ano, na kailangan bumili ka na kasi baka buting ka, nagpila ka ng alas 8, alauna pa nakapila ka, alaunang hapon na nakapila pila ka pa, kaya kailangan meron ka ng daladalang pagkain. At andyan na naman, magkikilala na naman natin si Pala. Pala. Diba? Alam mo na kung sino si Pala? Pala kasang system pagkakanya na sa mga madalian. Dito, kaya nga, wag mangyari dito na... Hindi mawawala yung partner, maniwala ka sa akin. Experience na natin yan. Yes. At ito, partner, ano, matagal na po itong hinihingi ng sanggunyang panlalawigan ng Sorsogon at ni Senate President Chis Escudero na magkaroon po dito ng CRS outlet mismo dito sa Sorsogon na kung saan na isa katuparan na. Ayan, kaya good news po sa mga taga Sorsogon, ano, hindi na po tayo kailangan pumunta ng Legazpi City or kailangan mag-online, ano po, para kasi pahirapan po talaga, yan po talagang realidad. Meron na po tayong outlet dito sa Sorsogon na matatagpuan dyan sa Gaysano Capital. Pero ganun pa ang partner, kinokongratulate ko ang pamunuan ng BIR, pamunuan ng kuhanan ng birth certificate o sinumar, whatsoever, sa mga ahensya na inilalapit na po dito po sa ating mga kababayan sa siyudad ng Sorsogon ang inyong mga opisina. Ang BIR, partner! How about ang NBI? Di ba meron dati tayo? Yung NBI nandyan pa rin sa ano, partner, sa may City Mall. Pero ang BIR, kami... partner, andyan na ngayon sa may Fatima. BIR. Okay. Hindi na doon sa Kabidan. Nandiyan na. Sa may Chancery. Chancery ba ang tawag dyan, partner? Chancery. Pero meron yung main, andun pa rin sa Kabidan. Parang naglagay lang sila ng outlet. Pero meron na dito ang outlet sa may, ano, sa may Chancery po. Dyan po sa tabi po ng Fatima Church. Ano? Okay. Kaya good news sa mga taga-Sorsogon. Ano po? Sa mga hindi pa nakakalam, ito, meron na po tayong outlet dito. Ang kulang na lang na ilapit po dito sa probinsya natin, lalang na sa sudad ng Sorsogon, ay sa Malacanang. Ang Senado, ang Kongreso, ano, kasi laging wala dito yung ating mga kongresista, no? Sana mailapit ang opisina dito ng ano ng Kongreso, ng Senado, ng mga kadaupang palad din natin ang ating mga senador. Pero ano, ha, napakaswerte natin, halos weekly makikita natin ang presensya sa satuyang mabuot na congresswoman. Yes, of course, no? Si Mami Det Escudero. Yes, halos weekly ay nakikita natin siya na umiikot dito sa mga at hindi lang yan, partner, napakasiswerte ng probinsya ng Sorsogon, ha? Ang dami nating na bibigyan ng pagkakataon, lalong-lalo na po kay Assistant Secretary DSWD, Attorney Cronimar Escudero, na napakadaling ilapit sa kanya ang problema, ha, ng mga munisipyo ngayon. Pagdating sa relief goods, nako, naknakusder lang. Ha? Sabi nga ni Attorney Cronimar Escudero, isang letter lang yan o isang tawag lang yan. O, biruin mo yung matnog, ha? Napakalaki ng tulong na naibigay. At napakaswerte natin, at meron na tayong dalawang na pinamalaking ano. Sabi ko nga pala kanina, Escudero, sa serbisyo, sigurado yan. Kaya hindi tayo magkakano yan, ha? Mga Escudero po, ang siya pa rin talagang kinikilala dito sa probinsya ng Sorsogon. Ang vice governor natin, anak po ng dating vice governor din na si Uncle Crony Escudero. And of course, na ngayon ang kapatid niya na si Attorney Crony Escudero, assistant secretary na ng DSWD. At ito pa, ang the historical dito po sa Bicol Region, ha? Hindi lang po sa probinsya ng Sorsogon kundi sa buong Bicol na nagkaroon tayo ng Senate President sa katauhan po ni Senator Francis Chis Escudero. Yes. And gusto natin ng pasalamatan ano si Congresswoman Det Escudero na mismo ang mga BNS, BHW na sobrang napasalamat po sa kanya nung nakaraang nitong nakaraan sa Dunso, sa Pilar, sa Castilla. Na talagang inuna no ng ating congresswoman ang mga
VNSBHW, sila po ang may mga mabababang honorario. Yan yung partner, yung programa ATAP. Sa tulong din ng ayaw ng magpakuha ng mga litrato. Ano? Anong meron? Bakit? Sa DSWD? Sa mga taga-DSW? Ayaan nyo po! Ha? Hindi na ho kayo makakarinig sa amin ng mga balita tungkol sa mga ginagawa niyong mabuti. Ang ipopost na lang po namin para magkaroon naman kayo ng trending is yung mga hindi magagandang gawain niyo na lang. Baka sakali, magbago kayo. Yun nga ang tinatanong namin, partner, ano ang meron at ayaw niyong magpa-interview, ayaw niyong mailathala sa mga pahayagan, ayaw niyong mailabas sa kung anumang mga social media platform ang inyong mga mabubuting ginagawa. Ang tanong, bakit? May negatibo ba? May mali? May tinatago ba kayo? Nakakasang partner, na sabihan ka na bawal kumuha ng picture, paalam muna kayo. Bago ka pala mag-picture, pupunta ka muna ng DSP para magpaalam na, merong ganap, merong activities yung DSWD. Pwede po kami kumuha ng report? Pwede po ba kami... Hindi naman, partner. Baka namimili lang naman ang mga media network, ang DSWD. Baka gusto nila mga national, mga multimedia, kagaya ng ABS-CBN, GMA, UNTV. Baka yan po ang gusto ng DSWD na magbibigay sa kanila ng mga balita. Tayo, sabi nga nila, local lang naman tayo, di ba? Yan. Yan lang naman ang salubin namin ng mga media na nagko-cover sana. Libre na po sana ang ginagawa ng mga taga-media para sa inyo. Kaya, bago yan, partner, ha? Good morning kay Miss Carmen Deliosa. And thank you very much sa 10 stars na pinadala. Yes, may pa-star. Thank you. May pa-star si Ma'am Carmen. Yan. Ayan, sa ngayong panahon ng tag-init, huwag kanyang kalilimutan ang Angel Resort na matatagpuan dyan sa Buena Vista, Baco. And of course, Buena Vista, Gubat. And of course, partner, ang Lucky Land Resort dyan po naman sa Maygabaw, Baco, Sorsogon. And meron tayong na-discovery, pinapakita na natin ang Aqua Farm and campsite na matatagpuan dyan sa Kalawan na Balete. Napakaganda. Kung kailangan mong gusto nyong mag-team building or markadahan na mag-enjoy, punta lang po kayo dyan. At napakalamig ng kapaligiran at gusto nyong mag-binwit ng mga tawag doon, tilapia, andun ng partner. And syempre, good morning kay Kagawad Dante Jata. Kagawad, congrats and pagpupugay sa iyo. Ito talaga hindi nagsasawa, tumulong sa kanyang mga constituents diyan sa Barangay Balete kung sa ina karang araw na nagbigay naman siya ng mga school supply sa Balete Elementary School. And kamakailan lang ay sunod-sunod sa kanyang mga purok. Purok ha, hindi tupada, purok na nagpa-feeding ang ating kaibigan si Kagawad Dante Jata. Yes. At bago yan, partner, parang naamoy ko na to si Kagawad, ha. At ito na ho, ang main topic Kapitana, po natin. Good morning. Ang main topic po natin sa araw na ito, tama bang baliwalay natin ang ginawang mabuti ng ating mga magulang kapag tayo ay nasa tuktok na ng tagumpay? Oh my God. At ang isa pa na pinag-usap-usapan ngayon, kanselasyon ng eleksyon ng barangay this coming 2025. Pinag-uusapan na nga ba sa kamara? Nakikita ko ng ating mga kaibigan. Yan po, sa pagbabalik po ng ating programang Kagapay sa Umaga, magbabalik po kami makalipas lang ang ilang mga paghahanap buhay. Bena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyung napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Dodo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.
programa sa umaga. Talakayan sa mga isyung napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Webes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jody. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Kaagapay sa Umaga. Siyempre, dito lamang po yan sa Bicol TV Sorsogon. Mapapanood din po tayo live sa ating mga YouTube account. Ano? And of course, live na live po tayo mapapanood sa ating Facebook account. Ano? Good morning, good morning, good morning, Giray po sa Indugabos. Yes, and siyempre, good morning pa rin kay amigong Boris Maranyo and kay Cap Arles Hanaban. And partner, babalik po, Giray, ang programang Kaagapay sa Umaga. At ito partner, ang ano natin, yung topic natin, partner, kailangan mabaliwalain natin ang ating mga mabubuting ginawa ng ating mga magulang kapag tayo na ang nasa tuktok ng tagumpay. Partner. Sa palagay mo, partner, kailangan ba gawin natin to? Pag nasa tuktok na tayo ng mga tagumpay o nandun na tayo. Alam mo, partner, maraming pag ikaw, pag nakuha mo na at umangat na at nagkaroon ka na ng malaking pera, may mga tao na ganyan. Napag-uusapan ho namin to ng aking partner ano, dito sa Kaagapay sa Umaga kasi ito ngayon yung trend na nangyayari ngayon sa gold winner natin sa Paris Olympic na si Carlos Yulo. Golden of course. Boy. Hindi naman tayo nangingialam sa buhay. Kaya lang, ang nangyayari, napapanood to sa buong mundo na talaga naman na kung ano ang nagiging relasyon, ano, nagiging takbo ng relasyon ng mag-iina ng pamilya Yulo. Ano? Eh, kasi sa akin palagay partner, tutulang kahit anong sama ng loob na meron tayo sa ating magulang pa rin niya. Hindi ka magiging tao at hindi mo makakamit ano, hindi matutumbasan ng anumang bagay ano ang ginawa ng ating mga magulang. Although pinabayaan tayo, ha? Still magulang pa rin natin 'yan. Kaya kayo mga kababayan, ano, sa inyong palagay, ano ba talaga ang dapat gawin ng isang Carlos Yulo upang manumbalik ang saya ng pamilya Yulo? Ano? Kasi akalain mo partner, after all, ano, na nagumawa ng kabutihan ng ating mga magulang sa mata ng ilang tao na inuhusgahan ang magulang ni Carlos Yulo. Lang naman partner na bakit ngayon niya inilabas nung siya ay manalo na sa Olympics. Hindi man lang ba siya nagtanong na para saan ba ang bakit ginawa? Bakit ginamit? Ano? Bakit kasi ginamit pangit ang words, partner na magulang mo, mama mo. Nawaldas. Nawaldas. Ninakaw mo yung pera. Ano po? Kasi hindi ka naman na mapupunta dyan kung hindi po yung magulang. At syempre, partner, kasi naman, ano? Good morning kay... kung ano tayo ngayon, ano? Kung ano tayo ngayon sa ating kinatatayuan, ha? Napakalaking parte ng kung ano tayo ngayon is ang mga magulang natin. Mula sa pagkasilang sa atin, pagdala pa lang sa atin, siyam na buwan kung paano tayo alagaan. Oh, na sana mailabas at mairaos niya ito ng maganda, ng malusog na bata. Ano, upang nang sa gayon, wala man silang maibigay na kayamanan sa atin bilang mga anak, kundi magagandang lahi lang naman, partner. Ano? Ako nga eh, pag tinatanong ako eh, pag dati nung naniligaw ako, partner, ano, sinasabi ko, hindi man kita mabigyan ng magandang buhay, titiyakin ko na mabibigyan kita ng magagandang lahi. Aro! Pero ano pa, partner, no? Maraming tumas ng kilay ng... magsabi to si Golden ano si Golden Boy ika nga Golden Boy panahon na ninakaw ang pera niya ng kanyang mama at nagpaliwanag naman ng kanyang mama sinabi niya hindi pag nanakaw ang ginawa niya sa totoo lang partner hindi ka, ako sa totoo partner ano dumawa man ang masama ang magulang ano sa halimbawa sa pera ng anak kailangan ba ipagbuyangyangan mo sa buong mundo na ganito kasama ang iyong magulang? Ha? Asan yung delikadesa mo? Ha? Asan yung pagiging anak mo? Saka yung walang magulang na makakatiis sa kanyang anak. Correct. Merong anak na makakatiis sa kanyang magulang. Ang hindi alam ni Carlos Yulo, ha? Dito para malaman po ng ano, mga nanonood natin, hindi man lang siya nagtanong. Para kanino ba yung ginawa mo? Ngayon, lumabas ang katotohanan.
na ang ginawa pala ng magulang is para din sa future niya. Hindi para sa future ng mag-asawa, ng nanay at tatay niya. Isip, sa tama nga naman yung sinabi ng nanay at tatay niya, matanda na kami. Saan ba namin dadalhin pa yan? Para din yan sa inyong mga anak. Oh, yes. Kaya minsan, ano, ang pagtanaw ng tayo utang na loob, ng hindi magulang, naman dapat inaalis. Hindi naman natin iniisip ang para sa atin. Lagi-lagi, ano, na iniisip natin yung para, yung may iwan sa anak. Yung para lagi sa anak. Oo. Pero ito, may iba to, ha. Sabi ko nga, sayang, hindi, walang saysay ang nakuha mong gintong medalya kung ang magulang mo ay alinpustahin mo. Sana nabasa mo sa 10th commandment sa partner, ano? Na sana, Diyos ko Lord. Oo, mas naantig pa nga partner yung puso ko doon sa negro eh. Mm-hmm. Ano, tinawag pa yung nanay niya para doon ilagay yung medalyang nakuha niya. Yes. Yun ang pinakamaganda, no, kahit di ba sa nag-graduate tayo. Sa totoo lang, nung nag-graduate ako partner, mag-isa lang ako eh. Nandun ako sa Manila, nung nag-graduate ako, gusto kong isabit sa nanay ko yon. Yung nakuha kong mga award, kaya lang, andito sa nanay ko, nasa Bicol. So, nagpaspasalamat tayo. Kahit wala man siya sa tabi natin, check naman natin na ang paggabay niyan, talagang nasa puso. No? Kahit napakaraming yung magkakapatid. And meron naman sana, partner, meron naman sana nga nagmamahal kayo, lo, na siyang gagabay. Wag naman ganyan, kasi kahit anong mangyari, nanay, I'm sorry sa words na kuha niya, isa rin nga, no. hindi naman natin masasabing gold digger, actually. Kasi yun ang lumalabas, eh. Lang naman. Parang, ano ba sa Bicol, ang tamang term dyan, napapanalian, ha? Na ang mga ganyang klase ng kasi babae. Kasi nga, nabasa natin biglang sa isang... Ano, eh, biglang angat, eh. Ano? Biglang angat yung pangalan ng Yulo. So, kasama siya sa pangat kasi hindi naman natin minabalit yung, ano, yung babae kasi... Sa mga punto naman na, sa mga panahon naman na nag-iisa si Carlos Yulo, siya rin ang kasama. At yan din naman ang ano doon, ang ambag talaga ng ganyang girlfriend, actually. Hindi natin inaalis na bigyan din siya ng kredito kung nasaan man ngayon si Carlos Yulo. Kasi kahapon nga nakita kaya natin. Ako nga, minsan nababasa ko, hindi ko na dinediretso basahin kasi parang nadudurog ang aking puso na isang anak kung paano itrato ang kanyang magulang. At saka ayoko rin mabasa ng mga maliliit na bata ang ganun. Na, ay, ganito, baka magkaroon pa ng idea. Bakit din nila yung gayaan si Manny Pacquiao? Yes! Oh, diba? So, si Manny Pacquiao nung araw, nung palaging nananalo, si Mami Junicia. Oo, si Mami. Ang daming Louis Vuitton na binibili. Tsaka hindi niya hinadlangan ang love life ni Mami Junicia. Kasi napakabata pa ng boyfriend. Ano? Sabi nga ni Manny Pacquiao, hindi ko naman na ibibigay ang kaligayahan ng aking nanay. Kasi nakita rin niya, nung time na nagsasakripisyo ang kanyang mama, correct, parang binaliwala niya ang love life. Correct. Tsaka, may... Oh, yes. Yes, different case of YOLO and pero sobrang humanga po talaga tayo kay ano. Pero madam, kasi ganito nangyari naman sa kay Manny Pacquiao, 'di ba? Magkaiwala yung nanay at tatay niya. Pero yung tatay niya, kahit sinasabi ng nanay niya na napakasama, tatay pa rin ni Manny Pacquiao. Kasi yung ganyan niya. Binigyan niya pa ng bahay. Pero sana si Carlos YOLO naman kahit gaano naman ang ano diyan. Pero napakalalim naman, although hindi natin alam na nabasa rin natin ang paliwanag ng mama ng mama bilang mga Pilipino, ha? Bilang mga Pilipino, kung totoong lahing Pilipino ka, titiyakin mo. Kakatiyak tayo ng pagmamahal natin sa mga magulang, gaano mo niyang kasama, nandiyan pa rin. Yan ang katotohanan diyan sa mga lahing tunay na Pilipino. Kaya nga tayo ang ano eh, tayo yung nagiging panuntunan ng ibang bansa pagdating sa pagmamahal sa mga magulang. Sayo po, hindi ko siya idol. Kaya sabi ko nga, nag-post nga ako partner eh. Yes, fan ako ni Carlos YOLO bilang atleta. Pero the way he act, the way na magsalita siya again sa mga magulang niya, in social media, in any platform, na ibuyang-yang niya na masama ang kanya magulang. Masama talaga ang ugali niya. It's very unfair, ha, sa magulang ng ano. Kahapon, nagparada. Ha? Bakit kinakailangan wala yung magulang? Ang girlfriend nandun, katabi, nagwawagayway
ng kanyang gabay. Samantalang yung magulang niya nandun sa kanilang bahay. Sabi mo kanina, hindi may bibigay ng magulang kaligayahan. Kaya andun yung girlfriend niya. Oh my God. Pero, ganun pa rin. Pero, ako talaga, fan ako ni Carlos Yulo. Sa pagiging atleta niya, sa pagbibigay niya ng karangalan dito sa ating bansang Pilipinas. No? Pero, may isang side na hindi ko lubos maisip na magagawa ng isang Carlos Yulo sa magulang niya yung gano'n. Anyway, ano? Kaya kung minsan napapaisip tayo, partner, no, na ang pera ay isa sa mga sanhi talaga, no, na para bumago ang isang tao, buti na lang tayo walang pera. Kaya hindi tayo nagbabago. Ikaw, partner, gagawin mo yun pagka umamang ka bigla. Kung walang magulang natin, partner, wala tayo ngayon sa kinatatayuan natin. Yan ang bottom line dyan, partner. No matter what. Napakaswerte natin at naisilang tayo. Meron akong dalawang anak na... Nabigyan tayo ng buhay. Dinala tayo ng siyam na buwan. Sabi nga natin, hindi naman tayo yung utot lang na pag inilabas sa ating puwet. Magulang ay hindi napapalitan. Ang girlfriend at ang boyfriend ay napapalitan, partner. Nag-iisa lang ang magulang natin. Nag-iisa lang ang ating magulang. And of course, magandang umaga dyan sa Barangay Pagpang. And especially kay Kagawad Bert Baranyo Balde. Good morning sa iyo. Good morning kay Cap Bert Balde, nagtatanda sa ating Pinos. Eto na po, si Kagawad Bert Balde, PM ko po sa iyo kung sino yung nahuli at natiklo. Mamaya, natin yun. Re-report natin yung nangyari na bypass sa Kabitan. Ayan, punta tayo pantin doon sa... Ito, umiinit na topic. Ito, pag-uusapan natin. Kasi ito para din sa inyo to. Para sa mga nangangarap, patungkol naman ito sa mainit na discussion ngayon sa Kongreso. Pinag-uusapan na naman ang pagkansela ng eleksyon sa barangay this coming 2025 kasi, di ba? Dapat, supposedly, 2 years. Na lang. Yan, kayo, good morning kay Marcela at sa, yan sa Cabral. Good morning. Sa akin naman, partner, okay lang na i-cancel yan. Basta lahat ng mga barangay captain, lahat ng namumuno sa ating barangay, nasa mabubuting landas ang ginagawa. Pero kung ito ikakansela dahil lang sa papalapit na eleksyon, pinapangako ng ating mga kongresista na, iboto niya ako, tulungan niya ako, kakansela natin ang eleksyon ng barangay. Basta gagamitin, kami pa rin. Gagamitin na naman ang mga barangay official. Gagamitin na naman ang ating mga barangay official sa mga ganyang senaryo. Tapos pagdating ng katapusan ng eleksyon, nga na naman tayo. Yan. Partner, dito muna tayo sa balitang probinsya. Sige, partner, go ahead. Lalaki tiklo sa bypass operation sa lungsod ng Sorsogon. Arestado ang alias Pogi. Matapos itong masakote ng mga otoridad sa ikinasang bypass operation dakong alas 7:30 ng gabi nitong Agosto 13 kasalukuyang taon sa sitio Ilawod, Barangay Kabitan, East District, Sorsogon City. Ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng suspect ay pinangunahan ng mga tauhan ng Sorsogon CPS, CPDEU at Sorsogon PPO, PDEU, PSOU sa koordinasyon ng PIDEA, ROV sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Rap Jason B. Oida, COP. Ito ay matapos na magbenta ng isang pusher buyer ng isang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman na gihinilaang shabu na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Ang naturang suspect ay pansamantalang nasa kustudiya ng Sorsogon Police Station. Ang inaresto ay maghaharap sa kasong paglabag sa Article 2, Section 5, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act 2022. Yan. Good morning, kay Consiela Rina Linduca. Yes. And syempre ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Matik Perdigon and City Councilor Danny Dilaja ng Bacon District. And syempre ang programang ito ay hatid sa atin ni City Councilor Attorney Glenn Olbes. At hatid rin po sa inyo ng nag-iisang si Brian Pingol. Yes. And syempre ang programang ito ay hatid sa atin ni Cap Sammy Realuno ng Barangay Kabidan and kay Cap Arles Sanaba ng Pamurayan and syempre kay Cap Lalain Aninipot kang Barangay Burabon. Hatid din po sa inyo Yadina, Consihal PJ Robanilla.
So, partner, medyo kinulang tayo ng oras. Maganda sana pag-usapan to, kaya lang sa susunod, partner na papatuloy natin yan, partner. Ang usapin tungkol sa pagkansila, target, na pagkansila na naman ng barangay election dahil sa papalapit na national election na naman. And syempre, good morning kay Sir Ian Rinovales dyan sa Metro Health. Good morning, Prime. And Ma'am Kaki, good morning po. And kay Marcela Achenza Cabral, good morning. And kay Olibradior, balibaliktad. At itong i-update ko po kayo, medyo napagbibintangan ng ating kaibigan na nakuha ng diamond, ng brilyanteng malaki. Pero alam ko, ikayayaman ang ating kaibigan yung partner. Patuloy po nating abangan, ang Batang Quiapo. At syempre, tabangan po ninyo ang programa ng ating station manager, walang iba kundi si Sir Sauro Amistoso sa kanyang programang Ura Mismo. Yes, and every Monday po ang Bantay Barangay ni Sir Director Angel Hanora. At tuwing Miyerkules naman, partner, ang fight sana ni Kapitan Arlie Sanaban. Yes. At syempre, abangan nyo. Ito, pinag-uusapan ngayon. Ang trending na pinag-uusapan ngayon sa Segundo Distrito, Attorney Cronimar Escudero III ngayong Sabado sa programang Tagumpay sa Buhay. Yes. And mapapanood nyo po sa Bicol TV page ang aming mga programa at sa YouTube. Yan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Kaki Mancera. Orgulyo ko po ang makapaglingkod sa inyo. At si Alan Jojo, last ka na po nang sabihin, Diyos Maray, naga po sa inyo ka po. Diyos Mabalos! Bena manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyung napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga, kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.